DWIZ Tagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon, GYMS 5-in-1 No Sugar Added Sweetened with Stevia. Ang GYMS 5-in-1 No Sugar Added ay my unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag-GYMS 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Gold Shine Pharmaceutical Products are available at Puerto Princesa City, all Drugman Drug House branches, all NCCC supermarket branches, all Golan supermarket branches, Apses Puerto Princesa, in Nara Palawan, Drugman Nara branch, in Quezon Palawan, One Nico Marketing, in Brooks Point, Farmers Grocery, and in Rio Tuba, RTN Con 94.3 DWIZ Palawan. DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 6 ng umaga. DYPR, balita sa umaga. Ang DYPR, ang kauna-una ng himpilan ng radyo sa Palawan, ay nagbabalik sa impapawid kasama ang DYPR News Team. Ngayon ay araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Setyembre. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Narito ang mga balita dapat yung abangan ngayong umaga. Headlines. Mga nagtitinda ng ukay sa lungsod, nagpasak lolo sa City Council. Headlines. Isang sityo sa Busuanga ay sinailalim sa critical zone dahil sa isang nagpositibong residente. Headlines. COVID Sheriff Program. Nanumpa sa harap ni PNP Chief Guillermo Eleazar. Headlines. Sa police report, wanted arestado sa Cuyo, Palawan. Force multipliers ng PNP nanumpa sa harap ni PNP Chief Guillermo Eleazar. Sa showbiz balita, 10 finalists para sa online songwriting competition na pili na. Headlines. Balitang good vibes, isang utility worker sa Plaridel National High School nagsauli ng nakitang wallet na may lamang 6,000 pesos. Headlines. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ang ilang sandali. Ang hugas. Yung feeling healthy ka at talagang smooth sa balat. And may sunblock pa. Yan ang Palmanis Herbal Whitening Soap. Likhang Palawan na subok na ng maraming henerasyon, mapababae man o lalaki. Palmanis Herbal Whitening Soap with papaya extract plus vitamin E and peach essence. Mabibili sa lahat ng supermarket at grocery store sa buong Palawan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Wala hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
Mundo man ay pabago-bago, ngunit ang hangarin para sa pamilya ay hindi kailanman magbabago. Insular Life believes that every Filipino deserves to have a good future. Invest and secure your family's future. Dahil sa Insular Life, magandang araw ngayon, magandang buhay bukas. Visit Insular Life Palawan Gems District Office located at Rizal Avenue, 2nd Floor Union Bank Building. For inquiries, you may contact 0998-255-7259. It's a lifetime for parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, nilikpit at nilinis. Sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. DYPR, Balita sa Umaga. 6 makalipas ang alas 6 ng umaga, mga nagtitinda ng ukay sa lungsod nagpasaklolo sa City Council. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR, Balita. Humingi na ng tulong sa Sangguniang Panlungsod ang mga nagtitinda ng ukay-ukay sa Puerto, Princesa. Sa isinagawang sesyon ng City Council kahapon, ipinabot ng ilang negosyante ng ukay-ukay ang kanilang apela sa pamagitan ng sulat kung saan nakasaad dito na ito ang naging paraan nila para maitawid ang mga gastusin at pangangailangan sa araw-araw ngayong panahon ng pandemya. Sa liham na binasa ng isang online seller na si April Grace sa Katedral, nais anilang magkaroon sila ng kasiguruhan na hindi matitigil ang kanilang pansamantalang pinagkakitaan ngayon dahil matapos ang raid na ginawa sa bodega ng isang ukay-ukay sa Barangay San Jose. Nitong nakaraang linggo ay iba yung takot na anya ang kanilang nararamdaman. Matatanda na una ng sinabi ng mga otoridad maging ng ilang hepe ng mga tanggapan ng gobyerno na may kinalaman sa pagninegosyo na bawal talaga ang pagdebenta ng imported used clothes o ukay-ukay. Pero sa mga nagbebenta ng second-hand clothes, ay kailangan lamang nilang patunayan na ang mga ito ay legal at dumaan sa tamang proseso at may mga dokumento, lalo na mula sa Bureau of Customs. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR, Balita! Maraming salamat, Chris Barrientos. Dahil sa isang kaso nagpositibo sa RT-PCR swab test na taga Sitio Dimapac, Barangay Buluwang sa Bayan ng Busuanga, isa sa ilalim sa critical zone status ang buong sitio sa loob ng 48 hours simula ngayong araw, September 1, alas 8 ng umaga hanggang September 3 ng alas 8 ng umaga dahil sa isa sa gawang contact tracing. Dahil nasa critical zone ang Sitio Dimapac, mahigpit na ipagbabawal sa lahat ng residente ang lumabas ng isla para pumunta sa ibang barangay maliban sa health emergency cases. Ipagbabawal din ang pagpunta sa Dimapac mula sa ibang barangay maliban sa mahalagang transaksyon tulad ng delivery of goods and basic services. Kailangan ng travel pass mula sa EOC ng Busuanga. Ang lahat ng residente ay mahigpit na pinagbabawalang pumunta sa kapitbahay habang isinasagawa ang contact tracing at hanggang hindi idinideklara ng Busuanga Municipal Task Force na ligtas na muling magsama-sama ang magkakapitbahay. Pwedeng mangisda kung hindi kasama sa close or secondary contact pero mahigpit na ipinagbabawal ang pag-akyat sa pangulong o anumang uri ng basnig o malalaking bangka na nangingisda malapit sa Dimapac at pagdaong sa kahit saang barangay sa Busuanga maliban sa ibang barangay o sa Kuron. Lahat ng huli ng isda ay bawal itinda ng bahay-bahay. Ang pagbenta ng
isda sa ay sa tulong lamang ng mga leader at volunteers ng sitio Dimapak at ang mga opisyal na barangay kung dadalhin sa ibang barangay o sa koron. Maglalagay ng coastal quarantine control point sa ilalim ng supervision o pangangasiwa ng Philippine Coast Guard at mga leader ng sitio Dimapak. Magtatalaga rin ang pakisuyo center sa Dimapak na tutugon sa pangangailangan ng mga residente ng sitio. DYPR Balita. COVID Sheriff Program matatapos na. Malaking bilang ng tauhan nito out na simula ngayong araw. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Halos kalahati ng kabuuang puwersa ng COVID Sheriff ang nabawas mula ngayong araw matapos na hindi na i-renew pa ang kontrata ng karamihan sa mga ito dahil sa kakapusan ng pondo. Ayon kay COVID Sheriff Program Manager Ernan Libaw, nagkaroon sila ng emergency meeting kahapon kasama ang mga opisyal mula sa City Tourism Office kung saan ipinalam niya sa kanila na kailangan na nilang magbawas ang mga tauhan mula ngayong araw na ito, September 1. Biglaan niya ito at hindi lang basta-basta pagbabawas ang nangyari dahil mula sa 240 na kabuuang puwersa ng COVID Sheriff ay 110 na mga individual na lamang ang may iwan na magtatrabaho at magbabantay sa mga matataong lugar sa lungsod ng Puerto, Princesa mula ngayong araw na ito. Ibig sabihin, nasa 130 individual ang nabawas sa puwersa ng COVID Sheriff. Sinabi pa ni Libaw na malaking pagsubok ito sa kanilang hanay, lalo pa sa pagganap ng kanilang tungkulin, subalit wala anyas lang magagawa kundi ang sumunod dahil sa mas mahirap naman na magtrabaho ang kanyang mga tauhan nang walang inaasahang susweldohin. Dahil dito, ang Riders Monitoring Group anya ang karamihan sa may iwan na COVID Sheriff sa ngayon dahil sa pagiging flexible at mobile ng mga ito at ilang personal naman na magbabantay sa matataong lugar tulad ng mga pamilihang bayan, talipapa at maging sa mga mall. Samantala, maging ang naiwan anyang 110 na COVID Sheriff na mag-duty mula ngayong araw na ito hanggang sa katapusan na Setyembre ay hanggang ngayong buwan na lamang din anya makakapagtrabaho dahil hanggang ngayong September na lamang ang natitirang pondo ng COVID Sheriff Program at hindi pa nila alam kung maipagpapatuloy pa ito sa mga susunod na pagkakataon. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Chris Barrientos, a force multiplier ng PNP na numpa sa harap ni General Guillermo Eleazar. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Pinanumpa ng pinuno ng Philippine National Police, General Guillermo Eleazar, ang force multiplier ng Palawan Police Office sa command visit nito kahapon na magiging katuwang nila sa pagbabantay laban sa krimen. Ayon kay PNP Chief Eleazar, malaking tulong ang mga organisasyon o grupo na handang tumulong sa mga pulis para mapanatili ang katahimikan ng isang komunidad. Kapag mas dumami ang gustong maging force multiplier ng mga pulis, mas mapapadali ang pagresolba sa isang krimen. At saro daw ito ang gawin ng mga bagong nanumpa sa kanya na organisasyon na sa komunidad at bukas umano sila sa mga ganitong grupo na hangada ang katahimikan ng kanilang lugar. Kasama sa nanumpa ay ang grupo ng kapatiran ng mga dating rebelde o kadre na handang tumulong na maresolba agad ang mga krimen sa kanilang mga lugar o munisipyo. Lumagda din sila sa inihandang malaking signboard na nagsasaad ng pagsuporta sa programa ng Philippine National Police. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat Romy Luzares. Delta variant hindi pa daw nakakapasok sa lungsod ayon sa IMT. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Nakikiusap at umaapela si City Incident Management Team Commander Dr. Dean Palanca sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon na maaaring ikatakot ng mamayan. Kaso dito ng mga balitang sinasabi na kumpirmado ng mayroon di umanong kaso ng Delta variant na nakapasok sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Palanca, malinaw at paulit-ulit nilang sinasabi na mayroon lamang silang iniimbestigahan at minomonitor sa ngayon pero wala pang anyang kumpirmasyon dahil nga sa hinihintay pa nila ang resulta ng pagsusuri sa specimen sample na ipinadala nila sa Philippine Genome Center. Hindi anya kasi maaaring sabihin lamang ng Delta variant na ang dumapo sa isang individual nang walang matibay na basehan. Kaya pakiusap nito sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na tigilan na ito dahil hindi anya nakatutulong. Sinabi pa ni Palanca na palagi nilang ipinapaalala sa publiko
ang mag-ingat at maghanda sa pagpasok ng Delta variant sa Puerto Princesa na talaga anyang mangyayari. Pero magkaibaan niya ang pinag-iingat ang publiko sa tila tinatakot ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling balita. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan. Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis de kalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. DYPR Balita sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaso ng guro sa kapaguro sa nasasakupan ng DepEd Palawan, bumaba na ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Buwaba na ang bilang ng mga kaso o kaya reklamo ng mga guro sa kapwa-guro sa nasasakupan ng Department of Education Palawan. Kung dati ang Division of Palawan ay nangunguna sa may mataas na bilang ng mga kaso ng resolba dahil sa laki ng sakop ng DepEd Palawan, pero ngayon ay unti-unti na itong nawawala. Ayon sa School Division Superintendent Roger Sapa, dati ay magkatinginan lang, hindi ang sipagandang ang mga guro sa kapwa-guro ay kasunod na agad ang reklamo na nakakarating sa kanilang tanggapan. Kaya naman sa level pa lang ng eskwelahan ay pinagkakasundo na ang mga guro para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Hindi naman no, maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga guro, pero naturuan umano nila ang agad na matutong magpakumaba at magkaroon ng harmonious relationship na siyang nakikita ngayon na sa liderato ng School Division ng Palawan at pamagitan ng kanilang liderato at papakita ng maayos na pakitungo sa kahit sinong guro sa buong lalawigan ng Palawan ay nagiging basihan para ang lahat ay maging mabuti sa kanilang kapwa-guro. Romulo Sares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. DYPR Balita. Sa ibang balita pa, nakapagbigay ng trabaho sa 30 estudyante ng pamalang bayan ng El Nido sa ilalim ng Special Program for Employment of Students o ESPES. Sa kasalukuyan, ang mga employed sa programa ng ESPES ay inatasang magsagawa ng malawakang survey sa bayan ng El Nido para makalap ang datos tungkol sa employment at unemployment rate, occurrence of child labor at status ng displaced OFW. Sa mga datos na nakalap, maaari nang matukoy ng Municipal Public Employment Service Office o PESO ang kailangang isagawang skills training para sa mga nangangailangan. Ito ay naisakatuparan sa pagtutulungan ng PESO at Department of Labor and Employment. DYPR Balita. Police Report.
Sa police report, wanted arrestado sa Cuyo, Palawan. Ang detalye mula kay Romy Luzares. Police report. Huli ang wanted na kinilalang si Jomar Binsorto, 40 years, may asawa at mangisda ng sitio Tabunan na Barangay Suba, Cuyo, Palawan sa kasong illegal fishing. Ang suspek ay nahuli sa visa ng warrant of arrest na binaba ni Judge Ambrosio de Luna ng Regional Trial Court, Branch 51 ng Puerto, Princesa City, Palawan. Nasa 40,000 piso naman ang inilatag na piyansa ng korte para sa piyansa ng suspek para sa pansamantala nitong kalayaan. Nasa custody ngayon ng Cuyo Municipal Station ang suspek. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang showbiz balita at ang good vibes, abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you, mi amor. Jitem, ti amo, sarayo, ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo gift surprise delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calle Ana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto, Princesa City. Recuerdo. Gift surprise delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo, gift surprise delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo, gift surprise delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo, gift surprise delivery. Let them feel your love. Para sa malinaw na paningin, magandang kita para sa kinabukasan, pasyal na sa Del Rosario Optometric Contact Lens Clinic. Matatagpuan sa Magtanang Building, Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Services offered, comprehensive eye checkup, computerized eye examination, contact lens and eyeglass fitting with large selection of frames, fashion eyewear, sunglasses, contact lenses, and accessories. Del Rosario Optometric Contact Lens Clinic with branches in Taytay, Rojas, Quezon, and Narapal. Your eyes, our focus. Better vision for a great life. Duwing ligtas ang inyong tahanan o opisina sa lahat ng oras, mag-install ng CCTV cameras para mabantayan kayo laban sa mga masasamang loob at mga di inaasahang pangyayari. On the go, maximum CCTV trading ang solusyon. Mga latest CCTV cameras with 360 degrees viewing na pwedeng i-control sa inyong cellphone at depende sa dami ng channel. Meron silang mga installment packages na abot ng inyong budget from 3 to 12 months payment. Experience the security with the most convenient payment terms only at On the Go Maximum CCTV Trading. Paluin nyo sa kontakin na ang 0912-799-1129. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, nilikpit at nilinis. Sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. Labing ospital. Mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila. Mahal nating siyudad. Maynila, bilis kilos. DYPR Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, 10 finalists para sa online songwriting competition ng Infinite Moments na pili na. Ang Showbiz Balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contrivida.
Showbiz Balita. Natukoy na ang 10 finalists mula sa mahigit 50 entries na nag-submit sa kauna-unahang online songwriting contest ng Infinite Moments Creation, kung saan sumentro ang tema sa pandemya at ang kabayanihan ng mga frontliners. Bukas lamang ito sa mga singer-songwriters o banda na taga-Palawan. Ang 10 finalists at ang kanilang mga entries ay ang Salamat Kayo'y Alamat ni Micaela Yvonne Madre Dijos, Bayani ni Diego Bicol, Ikaw ang Bayani Ko ni June Garville Ocampo, Bayaning Di Kilala ni Jose Romasanta, Hanggang Sa Muli ni Simon Almira, Dakila ka Bayani ka ni John Milane Bogares, Pagalingan ni Alexis Perez, COVID-19 Frontliners Modern Day Heroes ni Radolf Fantone, na lahat ay taga Puerto, Princesa. Anthem to Unsung and Fallen Pandemic Heroes ni Angela Marie Maligaya ng Coron at numero ni Leonard Casiera ng Batarasa. Bukas Huwebes, September 2, i-anunsyo ang mapipilang best song at magkakamit ng 15,000 pesos cash at free production ng music video niya. Ang mga inatasang mga hurado na pipili sa mananalong kanta ay ang USD music teacher na si Bianca Cafe, singer-songwriter na si Sanelin Gyanan at Puerto Princesa pop star organizer Francis Machado. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita, Balitang Good Vibes. At para sa ating balitang good vibes, ang kabayanihan ay katapatan. Yan agad ang post ng Plaridel National High School sa Bayan ng Aborlan sa kanilang Facebook page tungkol sa isang kwento ng katapatan ng kanilang utility worker na nakilalang si Rose Tiburan, na nagsauli ng nakita niyang wallet na naglalaman ng sari-saring ID at perang nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Tunay ngang kahangahanga ang ginawang pagsauli ni Ate Rose ng wallet sa kanilang principal na si Dr. Shelo Temple. At hindi ito nasilaw sa laman ng wallet, lalo pa ngayong pandemya na alam naman nating marami sa atin ang nangangailangan. Pinuri ng nasabing paaralan si Ate Rose dahil isang patutuo at tunay na isinabuhay nito ang isa sa core values ng Department of Education, ang katapatan ng isang mahalagang pag-uugali na dapat ay hindi kalimutan. Ano pa man ang halaga ng mga bagay na nakita na hindi naman ninyo pagmaari. DYPR Balita. At sa mga lagilimog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka na ito ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita ikuyunon. Mayad nga daw kanino tanan mga tangay, bug didinaig mga gurang-gurang. Ako indong tangay nga si Ryan Ibanez, ang indong katabit sa tang pagadali lingway ko yunun, ang opisyal nga lingway iyang probinsyang Palawan. Sadlaw nga dyan, bisaraw ko yunun nga tangadalan mamanang masabur. Ang masabur mamanang tawag sa pagkain nga mananam o isarang betang nga mayad sa imong pamati. Sa Tagalog, ang masabur ay masarap. In English, masabur means tasty, delicious, or pleasant. Dadi gamitan ta sa atang tultulanan ang bisarang masabur. Masabur ko no ang lutong lawyay pluning, ani maning ko nang tanahan ng mga kamalay nga pwede tanara nagpangasawa. Mga tangay, ikadangag tagag manta, igamitan ta atang lingwayin ko yunun. Diyay nung tangay, Ryan Ibanez, mayad nga daw kanin nung tanan, amblig! Amos! Madal kita, ikuyunun! DYPR Balita Weather Report. At para sa ating ulat panahon, ngayong umaga, simula na ang Burr Months at nananatiling namamayani ang Intertropical Convergence Zone o ang pagsasalubong ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere. Ito ang nagreresulta sa kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan. Asahan ang makulimlim na panahon sa buong araw, buong Palawan ngayong araw. Ang temperatura ay aabot ng 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa, lalo na sa tanghali. Alas 5:44 sumikat ang araw kaninang umaga. DYPR Balita. At magandang umaga at maligayang panunood kay Missioni Noblesa at kay Mami Candy dyan sa New Jersey. Good morning din kay Miss Mary Puyatsun at sa lahat ng manang nanonood kay Erin Dilia at sa kanilang mga tahanan na nakikinig ng radio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa DYPR Balita. Hanggang mamayang alas 11:30 hanggang alas 12,
DYPR Balita, dito pa rin po sa DWIC 94.3. First day ng Burr Months, ibig sabihin 115 days before Christmas. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa Umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Ito ang 94.3 DWIZ Palawan. Your music and news radio. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog.